sa English. What is the essence of being a woman? Minsan na itong itinanong sa isa sa mga patimpalak ng pagandahan at isang sagot ang nanaig sa lahat. Ito ay ang magbigay ng buhay o magdalang tao. Kaya naman, isa sa pinakamahalaga at pinakamasayang parte ng pagiging isang ina ay ang pagkakaroon ng bata sa kanyang sinapupunan at kung papaano niya ito papalakihin bilang isang maayos at mabuting mamamayan. Kung sa iba ay isang mahirap at masayang proseso ang pagdadalang tao, sa kwentong inyong papakinggan ngayon ay takot at pangamba ang naranasan ng ating sender dahil sa kakaibang karanasan niya sa isang nilalang na noon lamang niya nakita. Pero hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang ina para lamang protektahan ng kanyang anak? Tara, pakinggan natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ate Jennifer at kung papaano niya nalampasan ang muntik ng kamatayan. Simulan na natin ang kwento. At ito, ang kanyang salaysay. Dear Sir Jax, isang mapagpala at magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig mo sa Karimlan ng Lagim. Sana ay lagi kang nasa maayos na kalagayan at malayo sa kung ano pamang panganib, sakuna o sakit. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jennifer. Isang masayang may bahay at kasalukuyang guro sa isa sa mga pampublikong paaralan dito sa amin. Samantalang ang aking asawa naman na si Argel ay isang jeepney driver / construction worker / manggagapas dito sa aming probinsya. Lahat na ata ng racket ay pinasok niya para lamang makatulong sa aming pamilya. 26 na taon na kami nagsasama ng aking asawa. May 3 anak. 2 sa mga ito ay lalaki at meron namang isang babae. Masasabi ko namang maayos at maganda ang aming pagsasama dahil kahit na hindi kami mayaman ay kumpleto ang aming buong pamilya. Magalang ang aking mga anak at kahit kailan ay hindi ako binigyan ng problema ng mister ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Sir Jax, ay nangyari 26 na taon na ang nakakaraan. Nangyari po ito sa akin habang nagbubuntis ako sa aking panganay na anak. Alam kong parang simple at common na ang mga ganitong kwento, pero nais ko pa din pong ibahagi sa inyo dahil alam kong meron kayong mapupulot na aral sa kwento kong ito. Nagsimula ang lahat nang hindi sinasadyang mabuntis ako ni Argel. Katulad ko, ay mahirap lamang noon si Argel. Kaya galit na galit ang buong pamilya ko noon sa akin dahil hinayaan ko daw ang sarili ko na magpakatanga sa isang pobre at napakahirap na lalaki. Nalaman nilang buntis ako nang isang umaga. Pagkagising ko, ay nakita ni Mama na sumusuka ako sa lababo ng aming bahay. Si Papa naman ay nasa labas noon at umiinom ng kape. Jennifer, umamin ka nga sa akin. Buntis ka ba? Tanong sa akin ni Mama. Ha? Hindi po, Ma. Bakit naman po akong bubuntis eh? Wala naman po akong boyfriend. Wala. Wala ka kamong boyfriend. Eh ano to? Ano tong nakita kong pregnancy test kit sa mga gamit mo? Huwag mong sabihin hindi ito sa'yo. Yan o. Kitang-kita na positive ka. Punyeta ka. Sino ang ama niyang dinadala mo? Tanong sa akin ni Mama. Ma, hindi... Hindi pa ako tapos sa akin sasabihin
ay isang malakas na sampal na ang natanggap ko mula sa aking ina. Sinungaling ka? Umamin kang hitad ka? Sino ang nakabuntis sa'yo? Oh, anong gulo to? Bakit ang ingay-ingay nyo? Umagang umaga nang sisigawan kayong dalawa. Rinig na rinig kayo sa labas ng bahay. Paanong hindi kami magsisigawan dito? Eh itong anak mo, huling-huli na, tinatanggi pa. Mariano, yang anak mo, buntis, ito. Wika ni Mama kay Papa. Buntis ka, Jennifer? Putik naman, anak. 18 anyos ka pa lang, ah. Sino ang ama niyan? Ma. Pa. Hindi ko po sinasadya. Maniwala po kayo sa akin. Lintik na dahilan yan. Kahit sinasadya mo o hindi, ay nagpubuntis ka pa din. Pinalaki kitang maayos. Pinalaki kitang hindi makati, hitad at malandi. Kaya paano mo nagawa sa amin ito ng ama mo? Sumbat muli sa akin ni Mama. Sino ang tatay niyang dinadala mo? Kapag hindi mo sinabi, sisiguraduhin kong malilintikan ka sa akin. Sagot! Si Argel po pa. Si Argel po. Si Argel? Yung nagtitinda ng kwek-kwek sa tapat ng school nyo? Eh mas mahirap pa yun sa daga ah. Ano ba naman, Jennifer? Sa dami ng lalaki, bakit siya pa? Ay, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, mag-asawa ka ng Amerikano, Hapon o kahit Chino man lang? Para maiyahon mo naman kami sa hirap. Pero yung pinili mong lalaki, Diyos ko naman, walang sariling pamilya at magulo ang buhay. Nag-iisip ka ba? Ma, mahal ko po si Argel. Pagmamahal? Hindi ka mapapakain ng pagmamahal na yan. Sa panahon ngayon, dapat ginagamit mo yung utak mo. Ikaw na babae ka, lumayas ka sa bahay na ito. Layas! At ayaw ko nang makita pa yung pagmumukha mo kahit na kailan. Galit na wika sa akin noon ni Mama. Nakita ko ding masama ang loob sa akin ni Papa. Kaya kahit sinabunutan na ako ni Mama at hinila papalabas ng bahay para palayasin, ay hindi siya tumutol doon. Umiiyak ako sa labas ng aming bahay at nagmamakaawa sa aking mga magulang na patawarin na nila ako. Pero pinagsarahan lang nila ako ng pinto. Ilang sandali pa ay isang bag na puno ng mga gamit ko ang itinapon ni Mama sa labas ng bintana at inihagis sa pwesto kung nasaan ako. Lumayas kang malandi ka at huwag kang babalik dito. Panindigan mo yung pagbubuntis mo sa palubing yon. Buisit ka? Mabusog ka sana na sinasabi mong pagmamahal. Wika muli sa akin ni Mama. Naghintay pa ako ng ilang oras sa labas ng aming bahay, Sir Jax. Nagbabaka sakali na pagbuksan nila ako ng pintuan. Pero hindi nila iyon ginawa. Nagawa nilang matiis ako. Umiiyak ako nun. Pero huli na ang lahat. Madami na ring tao ang nasa labas ng aming bakuran. Nagbubulungan at nagchichismisan. Sa mga mata pa lamang nila, ay alam kong ako na ang pinag-uusapan nila. Mga matang mapanghusga. Ang iba naman inaaawa. Dahil sa pagpapalayas na nangyari sa akin. Kaya nang makasiguro akong hindi talaga ako papatawarin nila inay, ay minabuti kong pumunta sa tahanan nila Argel. Pero pagpunta ko doon,
ay isang masamang balita na naman ang aking naabutan. Pinalayas rin pala si Argel ng kanyang ama-amahan nang malaman nito na nabuntis ako ni Argel. Argel, lumayas kayo dito. Wala na nga tayong makain dito sa bahay. Ay nagdagdag ka pa ng 2 bibig na papakainin. Lumayas ka dito. Wala kang silbi. Para kami mga basang sisiw na walang matuluyan ng gabing iyon, Sir Jax. Mabuti na lamang talaga at may tiyuhin ang kasintahan ko sa kabilang bayan na pinili kaming tulungan sa kabila ng nagawa naming kasalanan. Panganay na kapatid ito ng kanyang yumaong ama. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Tio Leon. Argel, Jennifer, hindi kayo maaaring magtagal dito sa bahay ko. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil may kubo naman ako doon sa lupang pagmamay-ari ko. Malapit nga lang sa bundok at kagubatan pero pwede niyong magamit yon. Pansamantala, doon muna kayong dalawa ha. Ikaw naman, Argel, sumama ka sa akin sa Makalawa. At maghahanap tayo ng trabaho para sa'yo. Magiging ama ka na. Kaya dapat maging responsable ka, maliwanag ba? Wika sa amin ni Tio Leon. Opo, Tio. Salamat po ah. Salamat po kasi pinili niyong hindi kami pabayaan ng magiging asawa ko at ng anak ko. Walang anuman, iho. Loko-loko talaga yung ama-amahan mo. Mas pinili pa niya yung pagsusugal at bisyo niya kaysa sa'yo. Basta, payo ko lang, pag nandoon na kayo sa kubo, mag-iingat kayo dun ah. Kapag may naramdaman kayong kakaiba, eh magsabi kayo kagad sa akin. Tio, paanong kakaiba po? Basta, malalaman nyo na lang kapag nandoon na kayo. At huwag na huwag kayong magtitiwala kahit na kanino. Pero ligtas naman kayo doon. Pasensya na nga lang kayo at yun lamang ang lugar na pwede kong ibigay sa inyo. Basta ayusin at linisin nyo lamang yung mga nakapaligid doon sa bahay kubo, ha? Kinaumagahan noon, Sir Jax, ay mabilis naming tinungo ang sinasabing bahay ni Tio Leon. Medyo may kalayuan ito at nasa paanan nga ito ng kabundukan. Sa aming paglalakad ay may nakasalubong kaming 2 matanda. Isang babae at isang lalaki. Sa tingin namin ni Argel ay mag-asawa ang mga ito. Nang magkakasalubong na kami ay pinili naming tanguhan ang mga matatanda bilang paggalang sa kanila. Nakita kong napalaki ang mata ng 2 matanda nang makita nila ako. Iho, saan ang tungo ninyong 2? Tanong sa amin ng matandang lalaki habang nakatingin sa aking tiyan. Dyan lang po sa may paanan ng bundok. Nandun ho kasi yung bahay ng tiyuhin ko na titirahan naming 2 mag-asawa. Bakit ho? May problema po ba? Wala naman. Nais lang namin sabihin na mag-iingat kayong 2 doon. Wika ng matandang lalaki. Iha, ilang buwan ka ng buntis? Tanong sa akin ng matandang babae. Sa isip ko noon, Sir Jax, ay nagulat ako. Paano niya na lamang nung dadalang tao ako? Sa totoo lang kasi noong mga panahong iyon, ay hindi pa naman ganoon kalaki ang tiyan ko. Nagkatinginan pa kami ni Argel noon bago ko sinagot ang tanong ng matandang babae. Magtatatlong buwan na hula. Sagot ko. Kaya naman pala. Katulad ng sabi ng asawa ko, mag-iingat kayong 2 doon. Lalo ka na iha ha. Mabango pa naman ang dinadala mo. Kasing bango yan ng isang hinog na langka.
Ako nga pala si Teresita. At ito naman ang asawa ko na si Gonzalo. Lola Tirina lang ang itawag niyo sa akin. At Lolo Alo naman sa asawa ko. O siya, uuna na kaming dalawa ha. Iilan lang kami mga kapitbahay niyo dito. At nandoon pa kami sa pinakang dulo. Kung may kailangan kayo, ay tawagin niyo lang kami. Pagkatalikod nila, ay nakita kong nagngitian pa ang dalawang matanda sa isa't isa. Napatingin naman ako noon sa asawa ko at nagsalita. Argel, paano nila nalaman na buntis ako? Malaki na ba yung tiyan ko? Di ba hindi naman halata na buntis ako? Tanong ko sa asawa ko. Oo nga eh. Pero baka sanay lang sila o kaya baka mga hilot lang yung mga yun. Ganon daw yung mga hilot eh. Marunong tumingin sa isang babae kung nagadalang tao ba o hindi. Sagot sa akin ni Argel. Sigurado ka ba dyan? Iba kasi ang kutob ko sa kanila. Hindi kaya mga aswang sila? Huh? Aswang? Ano ka ba, Jennifer? Ilang taon na tayo rito sa probinsya. Dito na nga tayo lumaki. Dito na tayo nagkaisip. Pero ni minsan ba ay nakakita ka ng aswang? Di ba wala naman? Sabagay. Oh, malapit na pala tayo sa bahay. Tara na, huwag mo nang isipin yung dalawang matandang yun. Nakarating nga kami ng ligtas sa bahay ni Tio Leon. Isa itong bahay kubo na may maliit na silong. Gawa sa sawali ang pader at ilang kawayan. Samantalang gawa sa pawid ang bubong at iilang mga yero. Walang bakod ang bahay kubo na ito. At nasa labas naman ang banyo. Nakatulad ng bahay kubo ay gawa sa pinagtagpitagping sawali, kawayan at pawid. Sa loob ng bahay kubo ay may isang lamesa na gawa sa kahoy at kawayan. Mayroon din namang isang papag na kasya ang dalawang tao. Pinagmasdan ko pa ang paligid noon, Sir Jax. At doon ko napansin na kahit nasa paanan lamang kami ng kabundukan, ay halos nasa loob na rin pala kami ng kagubatan. Wala kaming kapitbahay, maliban sa apat na bahay doon sa may kalsada, na siguro ay nasa 50 hanggang 60 metro ang layo mula sa aming bahay. At yung bahay ng dalawang matanda doon sa may dulo. Ang pinagpapasalamat ko noon ay kahit papaano ay mayroong balon na pwedeng pagkuhanan ng malinis na tubig. Makalipas ang dalawang araw ng pag-aayos at paglinis sa buong paligid ng bahay, ay pinili ni Argel na pumunta ng bayan upang makipagkita kay Tio Leon. Ito yung usapan nila na maghahanap sila ng trabaho para may magastos at magamit si Argel sa aking panganganak. Simula nga noon, umaga hanggang gabi, minsan pa nga ay madaling araw na, ay naiiwan ako mag-isa sa kubo na iyon. Wala nga kasi si Argel dahil nasa bayan ito upang magdoble kayod sa pagkatrabaho. Lalo pa at dalawa kaming kailangan niyang alagaan at pakainin. Lagi din namang dumadalaw sa akin sila Lolo Alo at Lola Tere. Pero hindi ko alam. Noong una ay hindi talaga palagay ang loob ko sa kanilang dalawa. Dahil sa tuwing nakikita ko sila, ay palaging nagkakaroon ng kakaibang reaksyon ng bata sa loob ng aking sinapupunan. Pero hindi rin naman nagtagal, ay naging malapit na rin sila sa akin. Iha! Jennifer! O ito, dinalhan ka namin ng paborito mong mangga. Kainin mo ito ha! Kamusta naman yung dinadala mo? Kamusta ka rito? Hindi ka ba nahihirapan kahit mag-isa ka lang? Tanong sa akin ni Lola Tere. Ayos lang po ako, Lola. Sanay na po ako nag-iisa rito sa kubo. Pero hirap na akong gumalaw dahil sa laki na ng tiyan ko. Madalas pang nag-aagalaw yung anak ko sa loob kaya
Minsan nahihirapan talaga akong gumalaw. Ganyan talaga kapag buntis. Konting tiis na lang iha at makakapanganak ka na rin. Kapag nais mo nang maghihilot sa'yo, ay pwede naman kami ng asawa ko. Sabihan mo lang kami ha, kung kailangan mo ng tulong. Wika sa akin ni Lola Tere. O sige po, sasabihan ko po si Argela. Uunan na ulit kami ha. Mag-iingat ka dito. Dahil sa mga buwan na ganyan nakalaki ang tiyan ng isang buntis, ay nagpaparamdam na sila. Wika sa akin ni Lola Tere, sabay hawak sa akin tiyan. Nang biglang sumipa muli ang bata sa aking sinapupunan, umalis itong nakangiti sa aking harapan. Sa mga gabing lumipas, ay hindi naman ako nagkaroon ng kakaibang karanasan. Iniiwan ko pang ang bukas ang aking tahanan para makapasok ng maayos ang hangin. Malamig kasi noon dahil papasok na ang buwan ng Kapaskuhan. Isang araw ay umuwi si Argel na may kasamang isang matandang babae. Itago na lang po natin ang matandang babaeng ito sa pangalang Nanay Anita. Maliit na babae ito. Payat at puting-puti na ang lahat ng kanyang buhok. Nang makita ako nito, ay napansin ko kaagad ang matalim na titig nito sa aking tiyan. Ano bang meron sa mga matandang ito? Bakit? Panay ang tingin nila sa aking tiyan. Wika ko noon sa aking sarili. Medyo may kalakihan na nga ang bata. Ako nga pala si Nanay Anita. Isa akong hilot. Narinig ko kasing naghahanap na kang hilot at kumadro na ang asawa mo. Kaya nagpresenta na ako sa kanya. Hindi niya na ako kailangang bayaran ng kahit anumang halaga. Kahit prutas lang, okay na sa akin yon. Oo nga mahal. Mas makakatipid tayo kapag siya ang kukunin natin. Madami na rin daw siya na panganak doon sa bayan. Lahat ng pinanak niyang buntis doon, okay naman. Kaya garantisado talagang magaling itong si Nanay Anita. Wika noon ni Argel. Nabahala ako noong mga oras na yon. Dahil katulad na nangyari kila Lolo Alo at Lola Tire noong una ko silang nakilala, ay iba rin ang naging reaksyon ng bata sa aking sinapupunan nang makita nito si Nanay Anita. Mas malakas ang paggalaw nito at tila ba ayaw magpahawak sa matandang hilot. Pero tiwala naman ako kay Argel. Dahil alam kong hindi naman siya gagawa ng isang bagay na ikapapahama ko. Mabait naman si Aling Anita Sir Jax. Siya din mismo ang naghihilot sa akin para mapwesto daw na maayos ang bata sa aking sinapupunan. Pero sa tuwing ginagawa niya ito, ay napapansin kong kakaiba ang paraan niya ng pagtingin sa aking tiyan. Para siyang sabik na sabik at naglalaway pa habang ginagawa niya ang paghilot sa akin. Isang gabi, tansya ko Sir Jax, ay nasa 7 buwan na ako ng pagdadalang tao nito. Malaki na ang tiyan at talagang nararamdaman ko na ang bawat pagsipa ng bata sa aking sinapupunan. Medyo mahirap na rin sa akin ang gumalaw dahil nasa laki ng tiyan ko. Habang nasa loob ako ng bahay ng gabing iyon at nag-aayos ng iilang gamit, ay may narinig akong malakas na kaluskos sa labas ng aming bahay. Parang may naglalakad sa labas ng bahay. Paikot-ikot lamang ito. Naririnig ko iyon dahil natatapakan ng kung sino mang tao na nasa labas ang mga tuyong dahon sa lupa. Noong una ay inakala kong si Argel iyon. Pero nakapagtataka dahil halos 10 minuto na siya naglalakad sa labas. Titigil ng ilang sandali. Pagkatapos ay maglalakad ulit. Ilang minuto pa ay tumigil muli ito sa paglalakad. Sandaling tumahimik. Nang biglang marinig kong may kumaluskos sa aming pintuan. Pero wala naman nagsasalita. Mga 3 beses na ulit ang pagkaluskos na iyon.
Kaya naman, pinili ko ng magsalita. Sino yan? Ikaw ba yan, Argel? Tanong ko. Pero wala pa ding sumasagot. Pinili kong sumilip sa butas sa pintuan ng aming bahay. Pero wala akong nakitang tao doon. Nakarinig na lamang ako ng malakas na pagaspas ng hangin sa paligid. At biglang may sumigaw o humiyaw na isang aso. Umiiyak ito sa sakit at palayo sa aming bahay. Aaminin ko, Sir Jax, kinakabahan na ako ng mga oras na iyon. Kaya pinili ko na lamang nabuksan ang aming radyo para may ingay ako maririnig sa paligid. Maya-maya pa, ay biglang uminit dahil bigla akong pinagpawisan. Umalinsangan sa bahay at idagdag mo pa ang pagsulpot ng napakabahong amoy sa paligid. Malansa ito at amoy nabubulok na laman ng hayop. Kaya nakaramdam ako na merong kakaibang nangyayari sa paligid ko. Pero dahil nga sa hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong bagay, at dahil na rin sa init na aking nararamdaman noong mga oras na iyon, ay pinagpasyahan kong lumabas ng bahay at magtungo sa banyo para magbuhos ng kahit konting tubig. Papunta na ako doon sa banyo. Nang maramdaman ko ang isang malakas na hangin ulit na parang may pumapagaspas. Nakita ko pa itong dumapo sa isang sanga ng puno. Pagkapasok ko sa banyo, ay agad ako naghugas at naghilamos. Pero hindi pa ako nagtatagal sa loob, ay naramdaman kong may pumatong sa bubong ng banyo. Lumubog kasi ang parting iyon ng bubong, na halatang may naglalakad doon. Kasabay noon ay ang paggalaw ng dingding ng banyo. Mula doon ay may nagsalitang nilalang. Balik! Bumalik ka sa loob ng bahay nyo! Nakakatakot ang boses na yun, Sir Jax, na parabang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Garalgal ito at malalim. Madali akong tumakbo papasok sa loob ng aming bahay nang walang halos saplot sa aking katawan. Isinarado ko ng maigi ang pinto at hindi gumalaw sa aking kinauupuan. Ilang sandali pa ay biglang may kumatok sa aming pintuan. Halos mapahiyaw at mapatalon ako dahil sa sobrang takot. Jen, mahal, nandito na ako. Papasukin mo na ako, buksan mo ang pinto. Si RJ lang pala nagsalita. Oh, ano nangyari sa'yo? At putlang putla ka. Parang nanginginig ka pa. Tanong sa akin ni Argel. Natatakot kasi ako. Pakiramdam ko ay may kung anong tao o nilalang sa may labas ng bahay kanina. Kung ano-ano na lang naririnig ko May kaluskus ng kahoy, mga tunog ng yapak, sari-saring kaluskus at mga huni ng kung ano-ano mga hayop ang naririnig ko sa paligid. Sumbong ko sa asawa ko. Baka mga ligaw na hayop lang yung naririnig mo, mahal. Huwag ka nang matakot dyan. Maraming ganun dito kaya nga hanggat maaari hindi kita pinapalabas ng bahay. Hindi, mahal. Tao talaga yun. Kasi noong nasa banyo ko kanina, may nagsalita sa labas. Pinababalik niya ako dito sa loob. Ha? Putik na yan ha. Hayaan mo. Bukas na bukas din. Manghihingi ako ng aso kay Tio Leon. Baka mamaya mayroong taong nagbabalak ng masama sa'yo dito. Kinabukasan nga, Sir Jax, ay nagdala ng dalawang aso si Argel. Malaki na ang mga ito at tumatahol talaga sila kapag may mga taong hindi nila kakilala ang pumupunta sa aming bahay. Minsan nga, nang dumalaw sa akin si Aling Anita, ay galit na galit siyang pinagtatahol ng mga alaga naming aso. Naparoon lamang naman siya upang hilutin muli ako. Ilang sandali lamang pagkatapos akong hilutin ni Aling Anita, ay bigla namang dumating sila Lola Tire at Lolo Alo.
nakita ko kung papaano nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan ng tatlo. Hindi ko man matukoy, eh parang may mali sa kinikilos nila. O siya, aalis na muna ako dyan ha. Maiwan muna kayo dito. Nga pala. Huwag na huwag mong hahayaan na makapasok ang dalawang matandang yan sa bahay mo ha. Delikado para sa'yo. Delikado para sa bata. Aswang ang mag-asawa na iyan. Uuna na ako ha. Mag-iingat ka dito. Bulong sa akin ni Aling Anita bago siya umalis ng aming bahay. Nakita ko nagkatinginan pa ng matalim ang tatlo bago mabilis na lumayo sa amin ang manghihilot na si Aling Anita. Pagkaalis ng hilot, ay sabay lapit sa akin ni Lola Tire at Lolo Alo. Jen! Iha! Gaano mo kakilala ang babaeng iyon? Sino ang kumuha sa kanya at nagpahintulot na maghilot sa iyo? Tanong sa akin ni Lola Tire. Si Argel Pula. Siya po ang nagsabi sa akin na si Aling Anita na lamang po ang manghihilot sa akin. Bakit po? Tanong ko sa matanda. Hindi mo ba alam na marami nang napapalaglag na bata ang kumadro ng iyon? Alam mo ba kung bakit? Ha? Bakit po Lola Tere? Sabi po ni Argel ay magaling po daw magpaanak ng buntis si Aling Anita. Nako! Mali ang balitang nasasagap ng asawa mo, iha. Aswang ang babaeng iyon. At hindi lang siya basta-basta aswang, kundi isa ring mangkukulam. Mag-iingat ka rito, iha. Baka mamaya ay inuunti-unti na niya ang bata sa iyong sinapupunan. Wika ni Lolo Alo. Lalo akong naguluhan noong mga oras na iyon, Sir Jax. Dahil sabi ni Aling Anita kanina, ay sila Lola Tire at ang asawa niya ang aswang. At ngayon naman, ay si Aling Anita naman ang lumalabas na aswang batay sa mga kwento nila Lola Tire. Iha, pwede ba kaming pumasok sa loob ng bahay mo? Direktang tanong ni Lola Tire sa akin. Naalala ko kagad ang sinabi sa akin ni Aling Anita kanina na huwag na huwag kong papasukin ng bahay sila Lola Tire kung ayaw kong mapahamak ang bata sa aking sinapupunan. Kaya nagdahilan ako sa kanila na medyo magulo ang bahay at kailangan ko pang ayusin. Ay, Lola Tire, madumi po sa loob eh. Hindi pa ako nakakapaglinis. Nakakahiya naman kung papasukin ko kayo sa loob. Sa susunod po, pag nalinis ko po lahat, iimbitahan ko po kayo. Sagot ko sa matanda. Dahilan ko lamang iyon. Dahil lang nagdodoble ingat talaga ako ng mga panahong iyon. Hindi naman nila pinilit pa na pumasok. Pero nakita kong nag-ikot pa sa paligid ng aking bahay si Lola Tere. Habang bumubulong-bulong ng mga salitang hindi ko na mapakinggan o marinig. Iha, aalis na kami ha. Ito ang mangga. Kainin mo ulit yan ha. Paalam. Wika ni Lola Tere. Kinagabihan ng araw na iyon ay narinig kong tumahol ang mga alaga naming aso. Malakas ang pakiramdam kong may nakikita ang mga ito na hindi ko nakikita. Kaya naisip ko na baka aswang nga ang gumagambala sa akin. Pero sino? Sinong aswang yon? At kung totoo ang sinasabi nila, sino sa kanila ang nais na biktimahin ako? Muli na namang uminit sa paligid at nakakarinig na naman ako ng kaluskos. Pero noong mga oras na iyon ay matapang na ako dahil kasakasama ko na ang mga aso. Ilang linggo na palagi na uulit ang ganong kaganapan at hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil doon.
Kaya nagsabi na ako kay Argel sa aking mga napapansin. Saktong nasa bahay namin noon si Tio Leon kaya narinig niyang lahat ang mga sinabi ko. Argel, mahal. Pakiramdam ko ay may asawang na gumagambala sa akin tuwing gabi. Kasi lalong lumalala ang lahat ng paramdam sa akin simula noong nagkaroon tayo ng aso. Parang mas naging agresibo pa nga si Lay. Aswang? Naniniwala ka ba talaga sa aswang, Jennifer? Mahal, ilang gabi na akong umuwi ng late at madaling araw. Pero kahit isa ay wala naman ako nakakasalubong na ganyan sa aking daan pa uwi. Baka na-stress ka lang ngayon kasi buntis ka. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. At baka mapano pa yung bata. Alam mo namang sensitibo ka sa kahit na anong mga bagay. Sagot sa akin ni Argel. Hoy, Argel, huwag kang magpapakampante sa paligid. Hindi porkit hindi ka nakakita ng aswang, hindi ka na maniniwala. Jen, huwag mong kakalimutan magsaboy ng asin sa paligid. Magpauso ka ng mga goma at maglagay ka ng kahit anong matigas na bagay sa ibabaw ng iyong tiyan. Ha? Gawin mo yun bago ka matulog. Matigas na bagay po? Sa tiyan ko? Bakit po? Para saan po yun, Tio? Mahirap ipaliwanag, Iha, pero malalaman mo din. Pero sa ngayon, lahat ng sinabi ko ay sundin mo, ha? Lahat ng payo ni Tio Leon ay sinunod ko at naglagay nga ako ng isang malaking unan na may kasamang pocketbook sa loob ng aking tiyan. Kinaumagahan, pagkagising namin ni Argel ay laking gulat ko. Dahil mayroong maliit na butas sa una na inilagay ko sa aking tiyan. Pinakita ko ito kay Argel at nagtataka din ito kung saan ang galing ang butas na iyon. Napansin din naming may mga tuyong likido sa paligid ng butas na iyon at nang inamoy namin ang butas ay halos mapasok kami dahil sa labis na baho nito. Mukha siyang tuyong laway pero kakaiba talaga ang baho ng amoy na nanggagaling doon. Isang buwan pa ang lumipas at kabuwanan ko na Sir Jax. Madalas na rin sumakit ang tiyan ko, lalo na kapag sumisipa at gumagalaw ang bata sa aking sinapupunan. Ilang linggo nang hindi dumadalaw sa amin si Aling Anita sa hindi ko malamang dahilan. Nababahala kami ni Argel dahil baka wala magpaanak sa akin kapag sumapit na ang oras ng paglabas ng bata. Isang araw, habang naglalakad ako sa paligid ng aming bahay, ay nakita ko si Aling Anita na nasa hindi kalayuan. Nakatayo lamang ito sa bungad ng daan papasok sa aming bakuran. Pinapalabas niya ako at pinapapunta sa lugar kung nasaan siya. Nagtataka naman ako dahil bakit hindi na lang siya pumasok sa loob. Hindi ako nag-isip ng mga oras na yan, Sir Jax. Pinuntahan ko si Aling Anita at kinausap ito. Aling Anita, bakit ngayon lang kayo nagpakita? Ang tagal niyong hindi nakabalik dito, ha? Hihilutin niyo po ba ako? Kabuwanan ko na po. Pasensya ka na dyan, ha? Nagkaroon lang ako ng problema sa aming bahay. Pero ngayon ayos na. Kaya ako nagpunta dito kasi alam kong kabuwanan mo na. Kaso hindi kita mahihilot ngayon kasi naiwan ko yung gamit ko sa bahay. Kung gusto mo, sumama ka sa akin at doon kita hihilutin. Wika nito sa akin. Wala sa isip ko ang sumama sa kanya, Sir Jax, dahil baka nga malayo ang bahay niya. Isa pa ay ayaw ko mag-alala sa akin si Argel na umalis lamang sa bahay para puntahan sila Lola Tire. Pero nagulat ako nang biglang hawakan ni Aling Anita ang mga kamay ko. Pagkatapos niyang hawakan nito, ay kanang balikat ko naman ang hinawakan niya. Tinitigan niya ako sa mga mata. Nakaramdam ako ng konting hilo noon at bigla na lamang umikot ang aking paningin. Tara na, Jen. Doon tayo sa aking bahay.
Sige po, Aling Anita. Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya ako napapayag. Pero nakita ko na lamang ang aking sarili naglalakad na sa kalsada. Papunta kami sa isang lugar na mas liblib pa kaysa sa aming tinitirhan ni Argel. Naglakad pa kami ng halos 30 minuto hanggang makarating nga kami sa isang parte ng kagubatan na hindi ko na alam kung nasaan. Pumasok kami sa isang maliit na kubo. Pinaupo ako ni Aling Anita sa isang upuan at sinabihan na doon muna ako maupo. Habang inihahanda niya ang mga gamit sa paghihilot sa akin. Pagbalik niya, ay meron na siyang daladalang isang maliit na bote na naglalaman ng isang malapot at dilaw na langis. Sa loob ng botelyang ito, ay may nakalagay na isang patay na sisiw. Pinahiga niya ako sa lamesa noon. Nilagyan niya ako ng langis sa aking tiyan at sabay na hinilot-hilot iyon. Naririnig kong may inuusal si Aling Anita at masama ito nakatitig sa akin at sa aking tiyan. Bigla na lamang akong tinamaan ng matinding antok noon, Sir Jax, at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Maggagabi na nang magising ako. Wala si Aling Anita sa paligid. Nakahiga pa rin ako sa isang mahabang lamesa. Napansin kong may malaking batsa sa tabi ko. Mga telang puti at ilang mga botelya ng langis. Nais ko mang bumangon ay hindi ko na magawa. Sobrang nanghihina talaga ako noon. Nang bigla ako makarinig na parang may taong pumapasok sa kubo. Kaya nagpanggap ulit ako natutulog. Gamit ang aking isang mata na nakabukas ng konti, ay nakita ko si Aling Anita ang pumasok. May hawak-hawak siyang isang bayong na may tumutulong likido mula doon. Lumapit pa ito sa akin at bumulong ng "Ilang sandali pa ay mapapasa akin na din ang anak mo. Kaya dalian mo dahil gutom na ako." Sabay lumabas at umalis muli siya ng bahay. Labis ang takot ko noon, hindi dahil para sa aking sariling kapakanan, kundi dahil sa buhay ng aking anak na nasa bingit na ng kamatayan. Nang maramdaman kong wala na si Aling Anita sa paligid, ay pinilit kong tumayo. Dahil malakas ang pakiramdam kong may masamang mangyayari talaga sa akin kapag nanatili pa ako doon. Pagbangon ko, ay doon ko nakita ang laman ng bayong na daladala ng matanda. Halos masuka ako sa aking nakita, Sir Jax. Dahil ang laman ng bayong ay lamang loob at hiwa-hiwalay na parte ng katawan ng isang sanggol. Lumakas ang sipa ng bata sa aking tiyan. Pakiramdam ko ay pati siya ay alam na ang nangyayari sa paligid niya. Madali kong hinanap ang daan palabas ng kubo na iyon. Doon ako dumaan sa likod at iika-ikang tinungo ang daan patungo sa labas. Umiiyak na ako noon, Sir Jax, habang tinatawag ang pangalan ni Argel. Kahit sobrang hirap at bigat ng aking tiyan, ay hindi ako pwedeng tumigil dahil nasa panganib ang buhay naming mag-ina kapag hindi ko nagawang makalayo mula sa kubo na iyon at mula kay Aling Anita. Bagamat nahihilo at hindi ko tiyak ang aking daan na tutunguhin, ay patuloy lamang ako sa paglalakad. Nagsisisi ako kung bakit ako nagtiwala sa matandang Anita na iyon. Maya-maya lamang ay nakarinig na ako ng takbo at hiyaw sa paligid. Senyales na nalaman na ng bruhang si Anita na nakaalis na ako sa kubo niya. Nilakihan ko pa ang aking hakbang at pilit na tumakbo ng mabilis. Hawak-hawak ko ang aking tiyan noon, Sir Jax, dahil pakiramdam ko ay anumang oras ay lalabas na siya. "Please, baby, please,
Huwag ka munang lalabas sa tiyan ni Mami ha. Nasa panganib pa tayo. Wika ko noon sa aking baby. Dahil kapag naabutan kami ng paglabas niya sa gitna ng pagtakbo namin, ay siguradong maaabutan kami ng matandang si Anita. Pero hindi talaga umaayon sa kagustuhan mo ang lahat. Dahil bigla akong naramdaman na may tumutulong dugo sa pagitan ng aking mga hita. Sobrang sakit ng tiyan ko noon, Sir Jax. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa. Dahil magiging daan iyon para maabutan kami ni Aling Anita. Na noong mga oras na iyon, ay naririnig kong malapit na sa amin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang tumatakbo ako, ay nadapa pa ako dahil sa isang nakausling ugat sa lupa na siyang naging dahilan kung bakit napatumba ako. Buti na lamang at nagawa kong itoon ang aking kanang kamay sa lupa. Pero kapalit noon, ay tumama naman ito sa isang matulis na bato. Dahilan upang mabali ang mga daliri ko sa kamay at magkaroon ng matalim na sugat galing sa bato. Noong mga oras na iyon, ay hindi ko napigilang hindi mapasigaw. Sobrang lakas ng sigaw ko na naging dahilan upang matuntun ako ng humahabol sa amin. Kitang-kita ko ang mga puting buhok ni Aling Anita na nakatayo lahat. Ang mabangis nitong mukha dahil sa mga ngipin niyang maitim at mahahaba. Gayon din ang pulang mga mata at naglalabas ang mga ugat mula dito. Kulubot ang balat ng kuba nitong katawan at mukha. Lumalapit ito sa aking pwesto habang pinupunasan ang laway nitong tumutulo na mula sa kanyang mabahong bibig. Nandito ka lamang pala, Jen. Pinahirapan mo pa ako. Tara, lalabas na ang baby mo. Ako na ang magpapaanak sa'yo para hindi ka na mahirapan pa. Bigla itong tumakbo papalapit sa akin. Hinawakan nito ang dalawa kong hita. Kinagat ni Aling Anita iyon at pilit na binubuka ang aking mga hita. Inaamoy-amoy niya pa iyon at sabay na dinilaan ng pagitan ko. Nararamdaman kong papalabas na rin ang baby ko sa aking matres. Pilit kong sinisipa palayo ang matandang aswang. Lahat ng lakas na natitira sa aking katawan ay ginamit ko na. Naghahanap at kumakapa ako ng kahit na anong bagay na pwede kong magamit para mapangpukpok sa aswang na nasa aking harapan. Nang makapa ako sa aking tagiliran ng isang bato na siya ring pinagbagsakan ko kanina. Pinilit kong bunutin niyon gamit ang aking natitirang lakas. Nang magtagumpay ako, ay isang malakas na palo ang ibinigay ko sa ulo ni Aling Anita. Napahayaw ito sa sakit at nabitawan niya ang aking mga hita. Muli akong tumayo. Pero dahil sa bagal ng takbo ko noon, dahil nga sa mga sugat na aking natamo, ay walang kahirap-hirap na naabutan niya ako. Sa muli kong pagbagsak sa lupa, ay pinilit kong maunang bumagsak ang aking mga siko. Sobrang sakit noon, Sir Jax. Dahil naramdaman ko talagang bumaon ang siko ko sa lupa. Humahagulgul na lamang ako noon dahil alam kong anumang oras ay katapusan ko na. Wala na rin akong lakas noon para lumaban pa sa kanya. Nang muling pumaibabaw sa akin si Aling Anita, ay pinikit ko na lamang ang aking mga mata at pinaubaya ko na lamang sa Diyos ang lahat. Sa aking pag-iisip habang nakapikit, ay isang malakas na hangin ang pumaibabaw sa amin noon. Sa isang iglap, ay nakarinig ako ng isang kalabog at nakita ko na lamang na tumalsik si Aling Anita sa hindi kalayuan. Sa aking tabi, ay may isang matandang lalaki na nakatayo. Katulad ni Aling Anita, ay nakakatakot din ang itsura nito. Galit na galit ito kay Aling Anita noong mga oras na iyon. Kahit kailan talaga, hindi na nagbago ang lahat sa inyo. Lahat ng miyembro ng lahi niyo ay mga sinungaling. Buwisit ka
ikaw na muna ang bahala kay Jen. Wika noon ang nilalang na nakilala kong si Lolo Alu pala. Maya-maya lang ay nakita kong lumapit sa akin si Lola Tere. Nag-aalala ang mukha nito. Agad niya akong dinaluhan at pinunasan ng dugo sa aking buong katawan. Doon din mismo sa lugar na iyon ay isinilang ko ang aking anak. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating naman si Argel na nag-aalala din. Namamaga ang mga mata nito dahil sa pag-iiyak. Lola Tere, bakit ang bilis yung tumakbo ni Lolo Alo? Ni hindi ko man lang kayo naabutan. Nasaan po si Jen? Jen, mahal, ayos ka lamang ba? Huwag ka munang magulo dyan, Argel. Hindi mo ba nakikitang nanganganak ang asawa mo? Sagot sa kanya ni Lola Tere. Inabot ng halos 30 minuto ang panganganak ko at isinilang ko nga ang isang malusog na batang lalaki. Samantala sa loob ng kagubatan ay isang iyak ang aming narinig. Maya-maya pa ay lumabas sa hindi kalayuan si Lolo Alo. May dugo ang mga kamay nito at may iilang galos sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil pagkagising ko ay nasa loob na ako ng aming bahay. Pagkagising ko ay naabutan ko pang pinupunasan ni Mama ang mga sugat ko. Nandoon din si Papa, nakatabi niya. Hindi man sila nagsasalita ay alam kong napatawad na nila ako. Si Argel naman ay abalang binabantayan ng anak namin. Ang mga kapatid ko ay nag-aayos ng mga gamit na pinamili nila para sa aking anak. Sila Lolo Alo at Lola Tere naman ay nasa labas ng bahay at naghahanda ng aming makakain. Pagpasok ni Lolo Alo at Lola Tere sa loob ng kubo ay sumenyas pa sa akin si Lolo Alo. Tinapat niya ang kanyang hintuturong daliri sa tapat ng kanyang bibig na parang gusto niya bang sabihin sa akin na sikreto lang natin yung mga nakita mo, ha? Hindi ko man alam ang tunay na katauhan nila Lolo Alo at Lola Tere. Ay mas pinili kong huwag na lamang alamin ang lahat ng iyon. Dahil simula nung maligtas nila ako sa kamay ni Aling Anita, ay tinurig na namin silang pamilya. Namatay po sila taong 2010 dahil sa katandaan. Namatay sila isang linggo matapos na ipanganak ko ang bunso kong anak. Parang hinihintay lang talaga nila ng mga anak ako bago nila kami iwan sa mundong ito. Sa ngayon nga, Sir Jax, ay masaya kaming namumuhay na pamilya. Sabi ko nga, hindi kami mayaman, pero masaya naman kami sa aming buhay. Nagawa rin namang matanggap nila Mama at Papa si Argel. Lalo pa at nakita nilang masigasig ito sa pagkatrabaho at hindi kami pinababayaan. Muli, Sir Jax, maraming salamat sa pagbabasa nyo ng napakahaba kong kwento. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng kasalanan ng isang anak sa kanyang mga magulang. Katulad ng nangyari kay Jennifer, nang minsang sinuway niya ang kanyang mga magulang at piniling mahalin si Argel. Pero nawa ay hindi ito maging batayan o basihan para piliin nating saktan at iwan ang ating mga anak o ang sino mang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan. Ano mang pagkakamaling nagawa ay hindi na maitatama pa. Pero magagawa naman ito ng paraan para hindi na ito maulit pa. Mayroon ka pa ding pagkakataon na bumawi at maitama ang buhay na minsan mong pinabayaan. Katulad ng ginawa ni Jennifer na ibinuhos ang lahat para protektahan ang kanyang panganay na anak.
Hello aking mga irog, happy Sunday sa ating lahat. At ngayon nga, tapusin na natin to, dumako na tayo sa ating shoutout portion. So mga babanggitin ko po ay yung mga nagpa-shoutout sa atin. So unahin ko na po, si Miss Jem Esteva. Next is si Miss Mera Rose Villaver, si Miss Mary Ann Ramos, or si Miss Mary Ann Calma, si Miss Kai, si Ang Pahina Sir Vic, si Miss Jaja Barakiel, and sa kanyang anak na si Ate Aya and Ate Asha, kasi sila ay mga honor students. Wow, congratulations po Ate Aya and Asha. And keep up the good work, okay? Si Miss Dara Constantino, si Miss Sally Camuen, si Miss Luz Lacaba, si Miss Baby, si Rona May Alvarado, listening from Kuwait and from Manapala, Negros Occidental, si Miss Maria Fuentebella, si Miss Shasha Park, si Miss Irish Alvarez, si Miss Teresita Aguilar, si Miss Melanie Clemente, si Miss Jovi Ayaton, si Miss Marie or Lightworker, si Miss Gracel, si Miss Grace Ivis or si Miss Grace MG Vlogs, si Miss Liz Liman, si Miss Dulce Silva, si Miss Cheryl Salvacion, si Miss Love Claire Vlogs, si Miss Lila Jean, si Miss Milet Cruz, si Sir Mike D. Guzman, si Dave Joy Florendo, si Carwin Dorado, si Miss Asteria Pelaso, si Miss C. Lin, si Miss Nene Locana Nasam Nasam, si Miss Danica Lobaton, si Miss Elaine Cargente, si Miss Anzu, si Miss Marinella de la Cruz, si Miss Aizel Bataluna. Hello Miss Aizel Bataluna. Si Miss June Cancer or June Cancer pala. Si Miss Mayumi Cañete, si Miss Jella Verde, si Miss Vivian Ganseng, si Nancy Oliveros, si Rowie Ensigne, si Miss Hondradi Eve, si Miss RMB, si Miss Amy Felicilda, si Rocky Sale, si Kuling Ondonyo Vlogs, si Miss Jessica Carino, si Miss Imelda Pascua, si Miss Mary Grace Lothar, si Miss A or Miss Au, si Miss Mary SP, Marie SP, si Miss Belen, si Miss Belen Malbas, si Miss Kyla Mariz, si Edna Ski 31, si Miss Generous Lucas, si Rogelio Moresquita, si Miss Lizzie, si Miss City Nonoy, si Birly Jean Tenaha, si Jungkook John, si Kit Dikino, Kit Dikino, ayan, si Miss Malayang Amihan, si Noraima Madali, si Miss Bernadette Arcalas, si Miss Aida Odivilas, hello po Miss Aida, si Miss Mary Chris De Vera, si Miss Evelyn De Leon, si Miss Jenalyn Torres, si Tita Sareno, hello po, si Katrina Ramirez, si Miss Anisita S. Channel, si Miss Chai TV, si Pain Moon Del Vale, si Max Lore, si Roxy Gervasio, si Lian Akmad, si hello po Miss Lian, si Miss Baikong Tausi, shout out to Baby Girl Saika, love you from ate. Hello Miss Baby Girl Saika, si Miss Lanelac, si Miss Grace Ann Redondo, si Miss Teresa Alimios, si Miss Cara Amor, si Ayesha Mulato, si Miss M, si Farsa Vale 07, si Miss Rhea, si Sir Arnie Agasite, si Jean Paculdo, si Annabel Villa, si Miss Faith Ritos, si Miss Ruaida in Imamil, si Coach Regine Abau Vlog, si Miss Maricar Padua, si Ana Marie Babida, si Marlon Lubino from Singapore, si Miss Maria Victoria Chavez, si Jenna Lapad, si Lori Villaruel, si MJ Esteliore or MJ Estelior, si Sir Eduardo Felices, si ex Kulasab Zero Isler, si Kay, si Kins, Kin Live Without You, si Miss Nimisha Hakaba, si Rover Lights, si Biblin Ababaw, si Francis Carl Kalipayan, si Miss Melissa Briones, si Pixie Winks, si Sinyal Alekmas, si Rowena Crisologo, si Wendelina Aringo, si Miss Michelle Abirilla, si Mikey Kalawag, si Baby Smithen, si Michelle Cubeco, si Kenken Adrino, si Julieta Flores, si Showb TV, si Lendi Guzman, si Roger Mino, si Clayne Gases, si Diodesa Aberte, si Poison Queen, si Jamie Eleven, si Rose Pablo, si Michelle Boggs, si Nika Halagna, si Roland Badayos, si Lynn Duran, si Miss si Rina Lynn De Los Santos, si Ochea Restituto Batukan, si Miss Eunice, si Renny Joy Lumake, si Leah Pande, si Alona Gaisis,
si Alma Christine Poras, si Miss Jamie Eleven, si Sir Herbert Jimenez, and shoutout ulit kila Sir Jan Baga, si Sir Alvin Araneta, at sa pinakampugi raw na si Sir Ronnie Topacio, si Francis Carl Calipayan, si Melissa Briones, si Rover Lights, si Miss Angie, at sa mga masusugid kong tagapakinig na sila Ate Cecil Reyes and family, si Ate Isel Rosales and family, si Kuya Manolo Sison at si Ate Neng Aradillos and family, si Miss Angela Paz and Presina Lara. Dadamay ko na rin sila Ate Beth Manalo, si Ate Cora Canada, si Kuya Veron, si Veron, si Boyak at Kuya Nonoy. And sa ating nag-super thanks noong nakaraang linggo. And walang iba kundi ang aking napakasipag na admin, si Miss Merenol Gilhang. Ayan, maraming salamat po Miss Nol sa iyong pakape. And sana may next time pa. Joke. And thank you so much Miss Nol. And mag-iingat ka palagi kung nasaan ka man ngayon. Muli aking irog, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos. And yan, sa mga silent listeners natin, sa mga nagko-comment, yan, maraming salamat sa inyo, dahil kung hindi sa inyo, hindi naman ako aabot sa ganito. Dati parang mahirap na sa atin na ma-reach ang 100 subs, pero ngayon, 'di ba? Imagine naka-reach na tayo ng 10k subs, and maraming salamat sa inyo. Congratulations sa lahat. Thank you so much. Walang sawang pagsasalamat po mula sa akin papunta sa inyo. Salamat din dun sa mga patuloy na nakikinig, sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong na po yun para sa ating channel. And sa ano po natin, sa membership po natin, tinatrabaho ko na po siya. Ayun, and please po paki-like and follow po yung ating Facebook page. Take nyo lang po sa ating, sa inyong Facebook search bar, yung karimlan ng lagim. Lalabas po dun yung logo natin. And same na same po dun sa setup ng ating YouTube channel. So please follow and like po mga aking mga irog. And paki-like po yung ating mga videos para lumakas yung engagement natin kay YouTube. And please share and subscribe po sa mga hindi pa nakaka-subscribe. And guys, muli, ako po si Sir Jax, ang inyong nag-iisang Midnight VJ. Maraming salamat po.